Mga kababayan, ngayon ay kumpirmado na ang totoong kulay ni outgoing COMELEC Commissioner Rowena Guanzon at ang mga spekulasyon ay nagkaroon ng confirmation. Dati-dati ay tinatanong natin yung totoong dilawan ng kulay ni Madam at bagamat hindi niya sabihin ay masasabi nating totoo nga ang ating aligasyon. Hindi na mahalaga kung dilaw o pink ba siya. Ang totoo ay gusto niyang ma-disqualify si Bongbong Marcos. Hindi lang ang pagiging dilawan ang lumabas, kundi maging ang panggigipit at pagiging diktador niya. Naglabas ng sulat si Commissioner na siya ay dinidiktahan ni Guanzon. Ganito ang sabi niya sa kanyang sulat kay Chairman Sheriff Abbas. In all honesty, Chair, it was not only the date of the promulgation that she imposed upon me. She also consistently took liberties in telling me to adopt her opinion. Ngayon po, Madam, mga kababayan, sino ang totoong diktador? So mga kababayan, kaya pala ganun ang attitude ni Madam at Pabibo sa Twitter ay kinagiliwan ng mga pinglawan. Lumabas tuloy na siya ay hero ng mga dilawan bago niya lisanin ang COMELEC. Pero ang kanyang boto ban na i-disqualify ay makaapekto sa kandidatura ni BBM. Basahin natin ang ulat ng Philippine Star na may pamagat na Guanzon bears vote to disqualify Marcos hints intervention delaying release of ruling. Sulat ni Christine Joy Patag noong January 27, 2022. Sa isang hindi pa nagagawang hakbang, ibinunyag ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na bumoto siya para i-disqualify si Presidential Aspire Ferdinand ng Bongbong Marcos Jr. isang anunsyo bago ang promulgation ng desisyon ng Division ng Poll Body sa mga petisyon laban sa kanya. Sa eksplosibong panayam ng GMA News 24 oras nitong Webes ng gabi, sinabi ni Guanzon na ipinalam niya sa kanyang mga kapwa-commissioner ang kanyang boto para i-disqualify si Marcos. Ibig sabihin ay pagbigyan ang pinagsama-samang petisyon laban sa Presidential Aspirant sa 2022 elections noong January 17, 2022. Ngunit sinabi ng Commissioner na ang kanyang boto ay maaaring nagdulot ng pagkaantala sa pagpapalabas ng pangunahing desisyon na nagpapahiwatig ng mga panlabas na pwersa na nagtatangang impluwensyahan ang Division ng COMELEC. That's why this is happening because my vote is to disqualify Marcos Jr. I think there is moral turpitude based on evidence of and the law. Sabi ni Guanzon, ang Section 12 ng Omnibus Election Code tungkol sa mga diskwalifikasyon ay pinaniniwalaan na sino mang tao na dinakara ng karampatang otoridad na baliw o incompetent o nahatulan ng huling hatol para sa subversion, insurrection, rebellion o para sa anumang pagkakasala kung saan siya ay nasentensyahan ng parusang higit sa 18 buwan o para sa isang krimen na may kinalaman sa moral turpitude ay dapat madiskwalpika na maging kandidato at humawak ng anumang katungkulan maliban kung siya ay nabigyan ng pardon sa plenaryo o nabigyan ng amnestia. Ang mga petitioners na Akbayan Citizens Action Party at ang Campaign Against the Return of the Marcoses at ang Martial Laws Bonifacio Ilagan ay binanggit ang conviction ni Marcos sa hindi paghahain ng income tax returns sa loob ng 4 taon. Pabilas mga argumento na kanilang ibinangon ay kung siya ay permanenteng na-disqualifika sa paghawak ng pampublikong patungkulan, kung siya ay nahatulan ng isang krimen ng moral turpitude at kung siya ay patuloy na disqualifika dahil sa kanyang paghatol na may parusang higit sa 18 buwan. Hindi naman pinangalanan ni Guanzon kung sino ang itinalagang commissioner na magsulat ng pangunahing resolusyon o amponensya. Pero nakasaad sa ulat ng iba pang commissioner sa 1st Division ay sina Amy Ferolino at Marlon Casquejo. Ngunit sa isang hiwalay na eksplosibong panayam, sa pagkakataong ito sa CNN Philippines, sinabi niyang si Ferolino amponente sa kaso at hindi nila ito makontak sa nakalipas na 3 araw. Ang mga araw bago ang eksplosibong ulat ng GMA News, 2 beses na nag-Facebook Live si Guanzon on January 19 at 26 sa parehong pagkakataon, tinalakay niya ang mga argumento sa mga petisyon at mga proseso ng division. Ngunit hindi sinabi ang kanyang boto sa kaso. Ang kutob ko talaga, may naikialam na eh. Ang ilang mga tao ay nagsisikap na impluwensyahan ang mga commissioner. Yan ang ayaw ko, patunay ni Guanzon sa ulat ng GMA. Sinabi rin niya na ang isang commissioner ay nagkomento pa ng mga kaso ay na-raffle matapos na malutas ang mga petitioner ng diskwalifikasyon ni Marcos Jr. Sinabi ni Guanzon na maaaring naisin ang hindi pinangalan ng mga tao na ang kanyang boto upang ma-disqualify ay hindi wasto kung ang promulgation ng pangunahing desisyon ay maantala hanggang siya ay magretiro sa February 2. Ngunit iginit niya na hindi iyon maaaring mangyari dahil naisumite na niya ang kanyang draft na opinion sa kaso sa lahat ng mga commissioner bago ang araw ng kanyang pag-re-retiro. Dapat nasa record na yan na nakaboto na ako. Dapat bilangin at consider. Yan ang susunod na presiding commissioner pagkatapos ko. Dagdag pa niya. Hindi malinaw kung paano makaapekto ang hindi pa nagaganap na anunsyo ng boto ni Guanzon sa promulgation ng COMELEC 1st Division sa resolution nito. Hindi pa sumasabot si COMELEC spokesperson Jane Jimenez sa mga tanong ng mga mamahayag tungkol dito. Sinabi ni Guanzon na umaasa siyang mailalabas ang division resolution sa Biyernes o sa pinakahuling Lunes. Ngunit kahit na ito ay ipalabas sa January 31, ipinahiwatig niya na maaaring ito ay too late at ito ay bye-bye ng gulo. That's the last day. That means conflict. I already gave all the chances. I already have all understanding. Dagdag niya. Ang magre-retiro na commissioner ay mapila sa hindi pinangalan ng tao na pinaniniwalaan niyang makapangyarihan na ihinto ang pakikialam sa kaso upang tuluyang maipahayag ng division ang resolusyon. Akit na kayo sa Supreme Court. Dito ang laro. Doon matatapos ang laro niyo. Dagdag niya. Bukod sa 3 consolidated disqualification suit na nakabinbin sa Guanzon's division, naharap pa rin si Bongbong Marcos sa panibagong petisyon para kansilahin ang kanyang certificate of candidacy na inihain na ni Nusan's candidate Tiborcio Marcos. Ang isa pang disqualification suit ay nakabinbin din sa 2nd division, ang petisyon para kansilahin ang COC na inihain ng mga civic leaders na kinatawa ng abogadong si Tidor T ay ibinasura ng 2nd division, ngunit naghain ng apela noong unang bahagi ng linggo tulad ng mga disqualification suit na nakabinbin bago ang 1st division. Ang pakiusap na ito ay inaasahang makarating din sa Korte Suprema.
Samantala, narito naman ang pahayag ni Atty. George S. Briones, General Counsel ng Partido Federal ng Pilipinas, January 28, 2022, na nawagan ang PFP sa COMELEC na imbestigahan si Guanzon para sa ilegal na pag-leak ng kanyang desisyon. Number 1, ilegal na ibinawala at nilabas na may pagdali sa COMELEC Commissioner Rowena Guanzon sa kanyang boto para i-disqualify si Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga disqualification cases ng COMELEC First Division sa panayam ni Sandra Aguinaldo na ipinalabas sa National Television sa GMA 7 noong January 27, 2022. Sinabi pa niyang isinumiti niya ang kanyang ponensya noong January 17, 2022. Number 2, ito ay fake news. Mali ang pahayag na ito ni Commissioner Rowena Guanzon. Walang kapasyahan na napromulga ng COMELEC First Division. Number 3, dahil sa kanyang pamamaraang pagbubunyag o pagli-leak ng kanyang unpromulgated dissenting opinion, dapat i-disbar si Commissioner Guanzon. May forfeiture ng kanyang retirement benefits at lifetime pension dahil sinira niya ang reputasyon ng institusyong pinanggalingan ng mga perang ito. Panuntunan 2.01, ang isang hukom ay dapat kumilos sa lahat ng oras upang itaguyod ang tiwala ng publiko sa integridad at kawalang kinikilingan ng hudikatura. Number 4, nang mahusay na ibinalawala ni Rowena Guanzon ang kanyang opinyon ng minorya bago isumite ang mga opinyon ng iba pang mga commissioner at bago ang pagpapahayag ng kompleto na kapasyahan upang ilagay ang kanyang mga kapwa commissioner sa ilalim ng ulap ng hinala kasama ang kanyang hubad na hinala ng isang hindi pinangalan ng politiko ay malamang na namagitan ay double hearsay at pure chismis at dapat kutusan ng kataas-taas na korte bilang hindi karapat dapat sa isang nakaupong commissioner ng COMELEC. Rule 3.07, ang isang hukom ay dapat umiwas sa paggawa ng mga pampublikong komento sa anumang nakabinbin o napipintong kaso at dapat na nangangailangan ng katulad na pagpigil sa bahagi ng mga tauhan ng hukuman, Code of Judicial Conduct. Number 5, nagpakita si Commissioner Guanzon ng hindi tunay na interes sa kasong ito sa pamamagitan ng paglabas ng kanyang desisyon bago ang promulgation nito. Hanggang sa ma-forfeit niya ang kanyang retirement benefits at lifetime pension para suportahan ang kandidatura ni Vice President Lenny Robredo na hayagang sinusuportahan ng mga petitioner sa kasong ito ay nagsasalita kung gaano siya, si Guanzon, interesado sa kasong ito. Hindi maiiwasan ang anumang paglabas ng isang kopya sa publiko o sa mga partido ng isang hindi pa naipahayag na ponensya ay lumalabag sa confidential na panloob ng mga deliberasyon ng korte. Napakasunduan na ang mga panloob na deliberasyon ng korte ay confidential. Itong hindi autorisado pag-leak ni Commissioner Guanzon ay paglabag sa tungkulin na halaga sa paglabag sa public trust dahil naniniwala ang committee na ang leak ay motivated by self-interest. Inampa at pinalaman ang Administration of Justice. Kapag ang nasabing impeachable officer ay wala na sa pwesto dahil sa kanyang pagretiro, ang hukuman ay maaaring magpatuloy laban sa kanya at magpataw ng kaukulang mga parusa para sa maling pag-uugali na ginawa sa kanyang panunungkulan. Nagpakita si Commissioner Guanzon na isang incorrigible narcissist at nagpakita ng insatiable craving na mag-post sa social media tulad ng Twitter na hindi tama para sa judge. Panuntunan 2.02, ang isang hukom ay hindi dapat humingi ng publisidad para sa personal na kapurihan, Code of Judicial Conduct. Ang isang hukom ay hindi dapat umupo sa paglilitis kung saan siya ay apektado ng impluwensya ng mga nagpetisyon, Section 12 on Influence of Parties and Council Canons of Judicial Ethics. Si Commissioner Guanzon ay hinirang ng rebolusyonaryong gobyerno ni Pangulong Corazon Aquino bilang OIC Mayor ng Cadiz Negros Occidental noong 1986. Noong 2013, hinirang si Guanzon bilang COWAC Commissioner ng anak ni na si Pangulong Noynoy Aquino. At muli noong 2015, siya hinirang ni Pangulong Aquino bilang Commissioner sa COMELEC. Dapat ay pinigilan ni Commissioner Guanzon ang sarili sa mga disqualification cases laban kay Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng PFP. Ang suspetsa ng pagiging bias sa politika ay makakabit sa isang hukom na nagiging aktibong tagapagtaguyod ng mga interes ng isang partidong pampolitika laban sa isa pa. Section 12 on Partisan Politics, Canons of Judicial Ethics. Commissioner Guanzon's mad rush to come out with the decision of the First Division bears her true color, which is yellow. Siya ay lantarang pumari kay Lenny Robredo na kandidato sa pagkapangulo na kandidato ng mga petitioner sa pamamagitan ng kanyang undue haste na maglabas ng isang desisyon na illegally leaking ang kanyang minority opinion sa news media. Hiniling ng Partido Federal ng Pilipinas ang Commission on Election and Bank na magsagawa agad ng administrative investigation laman kay Commissioner Rowena Guanzon dahil sa kanyang paglabag sa mga canons of judicial ethics at code of judicial conduct sa itaas bago ma-release ang kanyang retirement benefits.